Magandang umaga sa inyong lahat, mga mag-aaral. Ako nga pala si Binibining Rosalie F. Faryulan, ang inyong guro para sa asignaturang ASP. So sa araw na ito ay tatalakayin natin ang ating leksyon para sa unang linggo. Ating talakayan sa linggong ito ay ang layunin ng lipunan, kabutihang panlahat. So, para layunin natin sa ating unang araw, ay pagkatapos ng isang oras, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipapaliwanag ang epekto ng lipunan sa kabutihang panlahat. Pangalawa, ay napapahalagahan ang mga aral na makukuha sa paksang tinalakay. At ang pangatlo, ay nakakagawa ng slogan batay sa paksa. So, bago natin simulan ang ating diskusyon, ay nais kong ipahayag sa inyo ang ating mga gabay na tanong. So, ang unang gabay na tanong, ano ang kahulugan ng lipunan at komunidad? Pangalawa, ano ang tunay na layunin ng lipunan at paano ito makamit? Pangatlo, paano nakakatulong ang lipunan sa paggamit ng kaganapan ng pagkatao? So, ang tao daw ay nilikhang sumasalipunan dahil siya ay isang panlipunang nilalang. So, kapag ikaw ay nakakita ng isang babae o lalaking katulad mo, masasabi mong, wow, ang sosyal naman nila, ang sarap siguro maging sosyal, ano? Pero, alam mong, hindi mo kailangan maging sosyal katulad nila para matawag kang sosyal. Ikaw ay isang likas na sosyal dahil ikaw ay nilikhang sumasalipunan, isa kang panlipunang nilalang. So, ito ang isa sa mga mahahalagang kaalaman na iyong matutunan mula sa iyong aralin sa baitang 8. So, ayon sa isang kanta, walang sinuman tao ang mabubuhay para sa sarili lamang. So, kinakailangan ng tao na makibahagi at mamuhay sa lipunan. So, dahil ito ang itinalagang likas na katangian ng mga nilikha. So, ang buhay ng tao ay panlipunan. Bakit panlipunan ang buhay ng tao? So, dahil natutunan natin ang ating mga gawain na kasama sila o kasama natin ang ating mga kapwa-tao. So, ang pagiging kasama ng kapwa ay isang pagpapahalaga na nagbibigay ng tunay na kaganapan sa ating pagkatao. Makakamit lamang ito kung makikilahok at makikipamuhay ka sa iyong kapwa. So, halimbawa, ang pangkat ng mga guro ay may iisang layunin. So, ano ang layunin ng mga guro? Ito ay ang layuning magpadaloy ng pagkatao ng mga mag-aaral. So, ano ang ibig sabihin ng lipunan? Ang lipunan ay isang lipon na nangangahulugang pangkat. Ito ay nagsisimula sa salitang ugat na lipon. So, ang mga tao ay may kinabibilangang pangkat na iisa ang tunguhin o ang layunin. Halimbawa na lang ng sinabi ko sa unang slide kanina. So, ang halimbawa, ang pangkat ng isang guro. Sila ay may isang layunin. Ito ay ang magpadaloy ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Another halimbawa ay ang mga pangkat ng mga mamahayag. So, sila rin ay may isang tunguhin o layunin. Ito ay ang maghatid ng mga bagong salita o bagong balitang nagaganap sa bansa at sa daigdig. So, ang isang lipunan ay may tunguhin o layunin. So, ang lipunan o pangkat ng individual ay patungo sa isang layunin o tunguhin. So,
kolektibo. So, kolektibo ang pagtingin sa bawat kasapi nito, ngunit hindi binura o hindi binubura ang individual ng mga kasapi. Ano naman ang ibig sabihin ng komunidad? So, ang komunidad, ito ay madalas na ginagamit o ang salitang madalas na ginagamit upang tukuyin ang lipunan. So, ang salitang komunidad ay galing sa Latin na communis na nangangahulugang common o nagkakapareho. So, ang isang komunidad ay binubuo ng mga individual na magkapareho ang mga interes, ugali o pagpapahalagang bahagi ng isang particular na lugar. At mas nabibigyang halaga na ang katangian ng mga kasapi o kabahagi. So, ang bawat individual ay may kanya-kanyang tunguhin o layunin sa buhay. So, kung sa lipunan ay may iisang layunin o tunguhin ng isang pangkat, dito naman sa komunidad ay mayroong kanya-kanyang mga layunin o tunguhin sa buhay. So, mas magiging madali ang pag-unawa nito gamit ang itong mga halimbawa na ibibigay ko. So, halimbawa, mayroong dalawang guro na nagtuturo sa magkaibang paaralan. So, sila ay bahagi ng isang lipunan. So, iisang pangkat sila ng guro. Isang pangkat, iisang layunin. Pero, sila ay may individual na ginagabayan na layunin. So, ang magpadaloy ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ngunit, walang malalim na ugnayan sa dalawang gurong ito. So, limitado lamang ang nalalaman nila tungkol sa isa't isa. Hindi sila magkakilala ng lubusan. So, ngunit, dumating ang pagkakataon na nagsama sila sa isang scholarship at naging malapit na magkaibigan. So, naging magkumari at nabuo ang mas malalim na ugnayan nilang dalawa. So, naniniwala ang isa na may malaking maiambag ang kaniyang bagong kaibigan para sa paggabay sa kaniyang anak. Kung kaya niya ito ginawa. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang bahagi ng isang lipunan ang dalawang guro, kundi naging bahagi na rin ng isang komunidad. So, ayon kay Jacques Maritain, o siya ang manunulat ng aklat na The Person and the Common Good, so, merong dalawang dahilan kung bakit hahanapin talaga ng taong mamuhay sa lipunan. So, una, dahil sa katotohanan hindi siya nilikhang perpekto at dahil likas sa kanya ang magbahagi sa kaniyang kapwa ng kaalaman at pagmamahal. At pangalawa, hinahanap ng taong mamuhay sa lipunan dahil sa kaniyang pangangailangan mula sa material na kalikasan. At ayon naman kay Dr. Manuel D., hindi gawa ng dalawang tao ang wika. Ito ay galing sa lipunan. So, sa pamamagitan ng wika, sumasalipunan ang tao hindi lamang dahil nilikha niya ito kasama ang kaniyang kapwa, kundi dahil natutunan nila ito mula sa kanilang kapwa at ginagawa para sa kapwa. At ayon naman kay Santo Tomas Aquinas, na may akda ng aklat na Summa Theologica, sa pamamagitan lamang ng lipunan, makakamit ng tao ang layunin ng kanyang pagkalikha.
Sumahalaga sa pagkatao or sa pagpapakatao ang pagkilala ng tao sa kanya na kailangan niya ang lipunan dahil binubuo siya ng lipunan at binubuo niya ang lipunan. So malaki ang magagawa ng lipunan sa paghubog ng iyong pagkatao. Mayroon itong impluensya sa paraan ng iyong pag-isip at pagkilos. So lahat ng iyong iniisip, nararamdaman, na sinasabi at ginagawa ay nai-impluensyahan ng lipunan na iyong kinabibilangan. So, ang binubuo ng tao ang lipunan, sa makatwid ay binubuo rin ng lipunan ang tao. Dahil sa lipunan, nagkakaroon ang tao ng pagkakataong maipakita ang pagmamalasakit, ang tumulong at matulungan sa panahon ng pangangailangan. Naipapakita ang pagmamalasakit na ito sa pagdamay at bukas palad na pagtulong sa kapwang walang hinihintay na kapalit. So dahil dito, umusbong ang pagtitiwala sa kapwa na siyang dahilan ng sama-samang pagkilos tungo sa iisang mithiin. Nangingibabaw sa pagkakataong ito o pagkakataong ganito na hindi lamang ang personal na kabutihan ng individual ang nilalayon ng lipunan, kundi ang kabutihang panlahat. Tunay na tunguhin ng lipunan. So, ang kabutihan ng komunidad na nararapat bumalik sa lahat ng individual na kasapi nito. So, ito ang tunay na tunguhin ng lipunan. So, para sa ating, doon pala nagtatapos ang ating diskusyon para sa unang araw. Sa oras na ito ay atin namang tatalakayin ang ating leksyon para sa ikalawang araw. So, bago tayo magsisimula ulit, nais kong basahin muna ang ating layunin para sa ikalawang araw. So, una ay matutukoy ang kabutihang panlahat para sa pamilya, paaralan, pamayanan o lipunan. Pangalawa ay nakakagawa ng sariling idea or opinion tungkol sa paksa gamit ang graphic organizer na semantic web. So, meron naman tayong mga gabay na tanong para sa ating leksyon para sa pangalawang araw. Una ay matutukoy ninyo kung ano ang kahulugan ng kabutihang panlahat. At pangalawa, ano ang pagpapakahulugan ni John Rawls sa kabutihang panlahat? So ano nga ba ang kahulugan ng kabutihang panlahat? So, ang kabutihang panlahat ay kabutihang naaayon sa moralidad ng tao at likas na batas moral. Ang tunay na tunguhin ng lipunan ay ang kabutihan ng komunidad na nararapat na bumalik sa lahat ng individual o kasapi nito. So ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang tunguhin ng lipunan ay kailangang pareho sa tunguhin ng bawat individual. So, ibig sabihin, hindi dapat ihiwalay ng mga tao ang kani-kanilang sarili sa paghahanap ng makabubuti sa bawat isa sa kanila, kundi ang magtipon-tipon upang hanapin ang kabutihang panlahat na magkakasama. Halimbawa, ang pag-asam ng pagkakaroon ng malusog na puso o kaya malusog na baga ay makakamit sa pagiging bahagi nito sa katawan. Subalit, hindi kailangang ihiwalay ang bahaging ito ng katawan upang makamit ang layuning ito. Kailangan lamang natugma ang layunin ng bawat bahagi ng katawan sa buong katawan at ito ay ang kalusugan. So, kailangan nakakabit ang bawat bahagi ng katawan sa buong katawan upang makamit ang layuning ito. Nangangahulugang makamit ng tao ang kaniyang personal na kabutihan
sa pagiging bahagi niya sa lipunan. So, ayon kay John Rawls, hindi kalayaan o pagkakapantay-pantay ang nararapat na manaig, kundi ang panlipunan at sibil na pagkakaibigan na palaging nangangailangan ng